Hello guys, ito po para sa mga kaibigan ko na nagtatanong kung paano magparami ng mga strawberries. Ito po, tuturuan ko po kayo ngayon kung paano magparami ng strawberries. So ito, kung nakikita nyo, ito yung tinanim ko strawberry. Paano siya paramihin? May nakikita ko sa YouTube mula sa buto, bumibili sila ng strawberries, fresh strawberries sa groceries, as kinukunin yung buto, tapos tinatanim nila, pinukunla nila. Sa akin dito, nakakabili kasi ako mga buhay na. Usually ganito isang piraso. Tapos, mamumulaklak siya pag naitanim mo na sa paso or nilagay sa lupa. Ilagay mo sa paso, then mamumulaklak siya. Ganyan. After niya naman mamulaklak, maglalabas siya ng mga suckers. Tulad nito. Ganyan. So, first stage, mamumulaklak. After mamulaklak, maglalabas siya ng suckers. Yung mula sa puno niya, lalabas siya niya. So, yan yung magiging panibagong halaman ng strawberry. Ito yung may bunga pa ako sa baba. So, mula ganyan, aantayin yan, maglalabas sila ng dahon. So, meron ako dito sa baba. Ito, mas malaki na sucker. So, naging seedling na siya. Ayan. So, magiging ganito. Pero ito, hindi niyo pa rin pwede itong itanim. Sorry. Hindi malikot. Hindi niyo pa siya pwedeng iripat o ilagay sa paso o sa lupa. Kasi wala pa siyang ugat. After nito, titinin niyo maigi. Ayan, may lalabas na ugat dyan. Ayan. So, mag-uugat yan. Tignan natin kung may makikita tayo dito mas mahaba ng konti. Antayin lang natin na mag-ugat siya o lumabas yung ugat niya. Ito mayroong medyo mahaba na. Ayan. So pag nag-ugat na siya, doon pa lang natin tatanim. Since na ito, wala pang ugat pa itong mga suckers dito. Kung nakikita nga, ayan, dami nga na. Mga nakalaylay sa baba. So, pakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na may ugat na. Okay guys, so ito magandang example na tinanim ko din last year. Ito yung mula sa garden ko doon. Inilipat ko dahil binago ko nga yung layout ng garden ko. So, ito malaking, isa pang magandang example. Ito may mga suckers din siya. Ayan o. Ito may ugat na ako. Nakikita nyo yung puti na yan, ugat na yan. Pero hindi pa rin pwede yan. Hindi pa natin natin. Papakita ko sa inyo ito. Ayan, mahaba na ugat yan. Medyo lumubog na nga sa lupa, so bunutin natin siya. Ito ang riripat natin. So, nakikita nyo, bumauna sa lupa yung ugat niya. Kumapit na. Ayan o, nakadikit pa siya o. So, ito ang kukunin natin para itanim natin. So, kunin ko, gugupitin ko na siya. Inform ko nga lang pala sa inyo. Ayan, so ito. May ugat na nakita niya. Ang ganda ng ugat, oh. Pag nag-anak siya, or naglabas ng suckers, hindi lang isang piraso yan. Dugtong-dugtong yan. Minsan umaabot hanggang 3-4. Ito halimbawa, ito isa, di ba? Pero dadiretso pa yan. Ito. Tapos paglabas ng dahon nito, dadiretso pa rin yan. Ulit yan. Minsan nagkakaroon yan ng 3-4 hanggang 5. Pero bibira mangyari yung 5. Pero nangyayari, nagdudugtungan sila ng ganong kaaba. Kaya kung kukunin niyo yung sucker na may ugat na, siguraduhin nyo may ugat na rin yung pinakadulo, dahil kung hindi, masasayang lang siya. Mamamatay. So, ito, ripat natin to. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya tinatanim sa paso. Okay, so ito, ilalagay na po natin sa paso yung nakuha natin na seedlings. Yan. Ito yung malaki na siya. Ganda. Tapos ang ganda na ugat, oh. Ang haba na. So, ripat natin siya. Ang gagamitin kong paso, isang bilog, medyo malaki.
Lagyan natin lupa. Pagdating na naman ang train. Siguraduhin nyo na nakalubog yung ugat. Make sure na pick-pick nyo rin yung lupa. Yung pinakalaman nga pala yung gitna niya, at maaari. Huwag nyo tatabunan ng lupa, dapat nakaangat yan. So lilinisin ko pa rin yan. Pick-pick-pickin ko lang yung lupa. Ito, hanggat maaari, lalo na yung bagong pasibol na dahon. Huwag yung tatabunan ng lupa. So pag na-establish to, saglit lang, biglang kakapal yan. Mag-aanak din pa siya, maglalabas pa rin dito sa side. Isa nagiging ganyang kakapal yun. Nagdidikit-dikit sila tapos maglalabas nga ng mga suckers na nanganganak. Actually, kung makakabili kayo ng isang puno ng strawberry, mula doon pwede na kayo mag-umpisa ng isang taniman nyo ng strawberry. Medyo matagal nga lang, syempre. Pero sa loob ng isang taon, imagine yung isang puno ng strawberry, tapos maglalabas ng suckers, 3 to 4 suckers, tapos yung isang sucker na yan, nagkakaroon ng 3 to 4 hanggang 5 na anak. Saglit lang, dami na. So ayan, naripat na natin ang strawberry na kinuha natin sa cuttings. So ganyan lang po kasimple. Kaya nakapagpaso na tayo ng isang strawberry na mula sa cutting. So, ilang buwan lang, magiging maganda na to. Mag-start na siya mamulaklak, then mamumunga, tapos maglalabas ng paribagong suckers. So, yun po. Sana may napulot po kayo, nakaalaman sa mga gustong magalaga ng strawberries. Nathaniel, ito po, sir, ang tamang pagpaparami o paglilipat ng strawberry. So, kung may makukuha na kayo ng isang seedling o halaman ng strawberry, ganyan po kung paano magparami mula sa cuttings. And Pepot, hi. So ito po, again, sana bigyan nyo ako ng thumbs up, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po tayong palagi.